Hello mga ka-farm. So ngayon ay galing ako nagputol ng sa saging or tundan ang tawag dito sa amin or latundan sa ibang pangalan. So dahil ready na yan i-harvest or pwede na yan siya i-harvest. So yan. Tingnan nyo. Pero bago ang lahat mga ka-farm, dahil tayo ay nag-harvest, so kailangan naman natin na siyempre, linisan natin yung pinag-harvestan natin. So, kailangan nating tanggalan yung mga dahon. So, yan at ganyan naka, mga ka-farm. Tingnan nyo. Ganyan lang ang kailangan hindi masyado sobrang tanda yung tundan or saging dahil magbibiak yan yung balat. Nahahati at saka hindi yan pwede. Dahil kapag nahahati yan mga ka-farm, mayroong posibilidad na diyan papasok sa nahati na balat yung mga bacteria or makontaminate na yung hinog na saging na natin. Hinog na saging. So, ganyan lang mga ka-farm. Napaka-simple. So, dahil tayo ay dapat maglinis dahil tayo naman ay nag-harvest. So, kailangan natin tanggalan ng mga matatandang dahon upang ito ay hindi makashed sa katabing palay. So, yan. At tapos, yun ang posibilidad na madadapuan una ng sakit. So, dahil mga ka-farm, yan, ganyan lang pag hindi naman talaga mas profit yung paglinis natin dahil kung proper yung paglilinis natin sa saging ay kailangan tayong meron tayong dalang disinfectant o yung para matanggal yung mga yung sakit or iwas makatransfer ng sakit sa ibang sa ibang punuan, sa ibang plants o sa ibang saging. Dahil kakatapos lang namin ng pagtatanim ng palay, so dito na naman ako sa gilid, kailangan linisan natin yung gilid sa palayan at magtanim naman tayo ng iba-ibang tanim katulad ng mga root crops, kamuti or kamuting kahoy. Yan, kailangan na natin dito, kailangan itanim natin to dito sa gilid upang mapanatili nating malinis, upang hindi madapuan at hindi dito maninirahan yung mga daga. Dito mga ka-farm dito banda is kailangan natin to linis at taniman natin uli ng root crops. Yan, para palagi itong malinis at iwas na dito maninirahan yung daga kasi napaka yung daga talaga. Napaka pest talaga sa ating pananim. So yun lang ang update natin for today's video mga ka-farm. Thank you so much for watching. This is Bidas to Farm.